Hello, hello, hello! Here's Ate Dapi again and again para sa ating araling Asyano. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated sa aming mga videos. Thank you! At this is our part 3 para sa araling 12. Our trivia for today's video, did you know? Human trafficking is a problem in the Philippines. The country has the fourth largest number of prostituted children in the world. There are estimated to be 375,000 women and girls in the sex trades, mostly between the ages of 15 and 20, though some are as young as 11. Yes, that's it. Yes! Ating mga layunin is still the same. At dito na nga tayo sa ang nagsasariling India. Katulad ng ibang bansa, pagkatapos makuha ng India ang kaniyang kalayaan ay hindi naging madali ang pagtayo nito sa sariling mga paa. Iba't ibang programa ang ipinatupad ng mga Nehru, ang pamilyang namuno sa India sa loob ng 40 taon mula nang ito ay lumaya upang paunlarin ang ekonomiya ng bansa na naghirap sa pananakop ng Britanya. Pinaunlad ang agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong butong pananim at pataba at sa pagpapatayo ng irigasyon. Nagpatayo rin ng malalaking industriya ng dam upang makagawa ng hydroelectric energy. Binamit ang mga daan at rilas na itinayo ng Britanya at nagbukas ng mga paaralan upang magkaroon ng lakas paggawa na may kakayahang patakbuhin ang iba-ibang industriya sa bansa. Subalit ang malaki nitong populasyon at ang malaki nitong teritoryo ay naging dahilan upang maging mabagal ang kanilang pag-unlad. Ang malaking populasyon ay nangangahulugan na maraming nangangailangan ng pagkain, trabaho, pabahay at mga serbisyong panlipunan tulad ng hospital, edukasyon at transportasyon. Noong 2012, tinatayang 1.649 bilyon ang populasyon ng India ayon sa World Bank. Sa kabilang banda, ang malaking lupain ay nangangahulugang hindi lahat ng bahagi ng India ay makararamdam ng pag-unlad dahil sa ang ilang mga syudad lamang ang nagkaroon ng tunay na pag-unlad. Nakahadlang din sa progreso ng India ang hindi pagkakasunod ng maraming etnikong grupo na bumubuo rito. Patuloy ang hidwaan sa pagitan ng mga Hindu at ng mga Muslim. Hinihiling din ng mga Sikh ang kanilang bansa. Susmi noong 1984 at ang usaping ito ay ang naging dahilan sa pagpatay ng mga Sikh kay Indira Gandhi na noon ay Prime Minister ng bansa. Noong 1991 ay napatay naman ang Prime Minister na si Rajiv Gandhi ng mga Tamil sa Sri Lanka na nagnanais din ng sarili nilang bansa. Isang malaking pagsubok sa India ang pagkakaroon ng mga programa na magbibigay ng parehong oportunidad sa mga mamamayan mula sa iba't ibang grupo at lalo na sa mga kababaihan, untouchables at may hirap na noon pa man ay napababayaan na ng lipunan. Bagaman ay patuloy pa rin ang napupunta sa mga kalalakihan, miyembro ng matataas na caste at mayayaman ang magagandang oportunidad sa halos lahat ng institusyon sa lipunan. Isa sa mga masugid na nagtaguyod ng mga programa para sa mga mahihirap ay si Mother Teresa na taga Scopia. Isang siyang madre mula sa Sisters of Loreto at kinalaunan ay nagtatag ng sarili niyang religious order na The Missionary of Charity na naglalayong tulungan ang mahihirap lalo na yung mga hindi nabibigyan pansin ng lipunan.
Nagbigay ang kanyang organisasyon ng pagkain at gamot sa may hirap na Indian sa anumang etnikong grupo na bibilang ang mga ito. Si Mother Teresa ay nakatanggap ng iba't ibang parangal para sa kanyang pagtulong sa may hirap. Kabilang dito ang Ramon Magsaysay Award noong 1962, Pope John Peace Prize noong 1971 at Nobel Prize noong 1979. Ito pala ang isa sa mga larawan ni Mother Teresa. Dumako na tayo sa Timog Asya sa kasalukuyan. Karaniwan sa mga bansa na lumaya mula sa kanilang mga mananakop ay dumadaan sa mahirap na transisyon ng pagtatatag ng malakas na pamahalaan na may kakayahang ayusin ang politika, paunlarin ang ekonomiya at iorganisa ang lipunan. Hindi madali ang prosesong ito sapagkat nangangailangan ito ng mga pinunong pakinggan ng mga mamamayan at ng malaking pondo upang maisakatuparan ang mga programang pang-ekonomiya. Hindi pa kasama sa mga ito ang pagtatama sa mga problemang iniwan ng mga mananakop. Ang Timog Asya ay isa sa mga rehiyon sa buong mundo na kasalukuyang dumadaan sa mahirap na proseso ng dekolonisasyon. Ang rehiyon ay kasalukuyang humaharap sa mga pagsubok katulad ng mataas na populasyon, kahirapan, kalusugan, pantay na pagkakataon para sa maraming mga mamamayan at terorismo. Mangangailangan ng malaking pondo upang masolusyonan ang mga suliraning ito, ngunit hindi pa sapat ang kakayanan ng rehiyon para rito. Sa kasalukuyan ay isa ang World Bank sa mga nagbibigay ng tulong pinansyal sa Timog Asya. Ayon sa website ng World Bank ay napahiram nito ang Timog Asya ng sumusunod $855 million para sa sektor ng kalusugan, nutrisyon at populasyon. $694.7 million para sa transportasyon at $612.5 million para sa proteksyon ng mga naaapi sa lipunan. Sinasabi ng World Bank na malaki na ang inunlad ng Timog Asya mula 1981 hanggang 2008 sapagkat taon-taon ay umuunlad ng 6% ang ekonomiya nito. Ngayon din ay muli na 61% ng mga mamamayan na nabubuhay sa halagang $1.25 bawat araw ay bumababa na ito ng 36% noong 2008. Ang mga datos na ito ay nangangahulugang unti-unti na bumababa ang insidente ng kahirapan sa rehiyon. Dumako na tayo dito sa ating buod para sa araling 12. Kung makikita nyo, ayan yung chart, no? Ang pananakop ng mga Europeo sa Timog Asya ay nagsimula sa pagsali ng mga ito sa kalakalang kontrolado ng India. Positibo ang naging pagtingin ng mga pinuno ng Mogul at ng mga Raja sa ugnayan ito na maaaring makapagdala ng trabaho at kita sa mga mamamayan. Ngunit nagbago ang lahat ng magsimulang kumilos ang mga Europeo upang sakupin ang rehiyon at sila na mismo ang kumontrol sa mga ruta ng kalakalan ng India at nagdikta sa mga produktong maaaring gawin at hindi gawin ng rehiyon. Pinatay ng pananakop ang mga lokal na industriya sa India at naghirap ang dating mayayamang mga Indian. Bukod sa ekonomiya ay nagdulot din ng mga pagbabago sa kulturang Indian ang pananakop ng mga dayuhan sapagkat nagpakilala ang mga ito ng mga liberal na ideya na taliwas sa estrikto at tradisyonal na pamumuhay ng mga Indian. Sa lansangan at sa pamahalaan ay kumilos ang mga Indian upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga mananakop. Subalit dahil isang mahalagang kolonya ng Britanya ang India ay naging bingi ang mga Ingles sa kahilingan ng mga ito. Mahabang panahon na pananamantala at pangaapi ang pinagdaanan
ng Timog Asya hanggang sa tuluyan na nilang makuha ang kanilang kalayaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isa sa pinakamalaking pagsubok na kinailangan solusyonan ng India bilang isang nagsasariling bansa ay ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga grupong bumubuo sa populasyon nito, lalo na ang mga malalim na hidwaan ng mga Hindu at Muslim. Ating mga dapat tandaan, karakter mura sa Aralin, English East India Company, Ram Mohan Roy, Reginald Dreyer, Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, Pamilyang Nehru, at Mother Teresa. Konsepto mula sa Aralin ang trade rice, sepoy, sati, ahimsa, kalayaan, at kasarinlan. At dito na po tayo nagtatapos para sa ating Aralin 12. At ating susunod naman po sa ating next video ay ang Kanlurang Asya mula 1600s hanggang sa kasalukuyan. At yes, thank you for being there with me. I hope you learn from me. Yes, puro me. At yun lang, I hope nakapag-subscribe na kayo at na-click nyo na ang notification bell. Hindi kayo magsisisi. Good day and God bless.